Mostre o que você sabe. Ang mahaba at walang hitang mga reptilya na karniboro ay ang ahas. Kawalan ng tinga at kilay ng mata ay ilan pa sa mga katangian nito. Maraming uri ng species ang mga ito at isa na rito ang cobra o king cobra. Itinuturing na pinakadelikadong hayop ang mga ito, pinakamakamandang at may taglay na pinakamataas na bidom na maaring pumaslang ng sinuman. Maging tayong mga tao ay walang ligtas kapag natuklaw nito. Kaya naman gayo na lamang ang masidhing pag-iwas ng nianumang hayop sa ahas na ito. Subalit sa Animal Kingdom ay may isang nilalang na kayang talunin o patayin ang kobra sa labanan at maging palaman ng kanilang mga kumakalam na sikmura. Kung anong klase, diskarte at sikreto ng maliit na nilalang na ito upang pabagsakin ang makapangyarihang kobra, let's find out. Ito ang inyong isang magandang astonishing day sa inyo mga igan. Bago ang lahat ay pakiclick ang ating subscribe button, like and share, at ihit mo na din ang notification bell bilang tulong at suporta sa ating mga Pilipino vlogger instead na sa mga mandarampong na dayuhan. Kung nagawa mo na, ay naway pagpalain ka sa tanang buhay mo. Maladapit at gulayat ang labanan sa pagitan ng ahas na kobra at ang maliit na katunggali nito na walang iba kundi ang munggos. Halos walong ulit na mas malaki ang kobra kisa rito. Ngunit ano nga ba ang sikreto ng maliit na nilalang na ito na tinaguri ang snake killer? Gayong ang kobra ay kinatatakutan ng marami. Ang tao ay maaring mamatay sa loob lamang ng 30 minutos kapag nakagat nitong ahas na ito. Ang bidom ng kobra ay may contents na active ingredients na tinatawag na neurotoxin. Gayunpaman, ayon sa pag-aaral at datos ng mga zoologists o eksperto sa mga hayop, ay halos 80% sa labanang munggos at kobra ay palagi ang nananalo ang munggos dito. Sa kabila ng nakalalasong taglay na bidom ng kobra ay kayang kontrolin o may panangga ang munggos sa mga ito. Ang katawan ng munggos na kauri ng mga puniho at daga ay may kakayahang mag-generate ng glycoprotein sa buong bahagi ng kanyang katawan, bagay na hindi kayang tablan ng makamandag na kobra. Sa pamamagitan ng tamang timing sa pag-atake ay napakadali para talunin ang kanyang katunggaling ahas. Inaatake ng maliit na nilalang na ito sa pamamagitan ng pagtalon o panglinlangin ang kobra, sa kanya ito susunggaban sa bandang uluhan at liid ng ahas. Maraming ahas ang takot makipaglaban sa predator na ito, subalit napipilitang dipinsahan ang kanilang sarili kapag nasukol na. Yun nga lang ay nauulit at nauulit lang ang istorya na hirap talaga manalo ang naturang ahas sa napaka-diksing munggos. Madalas ay laging pamatid-gutom lamang sila ng mga ito. Tunay ngang napaka-misteryoso ng species na ito. Ayon pa sa mga pagsasaliksik ng Westman Institute ng Science Report ng Proceeding ng National Academy of Science, ang kamandag ng kobra ay tila ginagapos ang acetylcholine receptors ng kanilang biktima na binablock ang nerve muscles communication, kaya mabilis na nadidito ang mga ito. Ngunit hindi ito alintana ng munggos. Kung titingnan natin ang attack speed ng dalawa, ay mataktikang mas mabilis itong sa munggos. Ang mga molecules ng acetylcholine receptors ay nakablock o nakaharang sa kanyang mga balat, kaya nahihirapang makapenetrate ang binom, habang ang ibang hayop ay nahihirapang huminga dahil sa lason. Talaga namang nakakamangha ang kakayahan nitong munggos na ito, na tila lumalabas tuloy na mahinang nilalang ang kobra at siya lang malakas. Dahil nga sa espesyal na acetylcholine reflexes which contain ng neurotoxin ay immunized na ito munggos sa kamandag ng ahas na may presentasyon ng alpha at beta upang harangin ang binom. Alright mga igan, ikaw, ano-anong uri pa ng species ang alam mo na walong ulit na mas maliit sa kobra subalit kaya itong pabagsakin ang naturang ahas? Comments down below lamang yan sa ating comment section upang malaman natin ang inyong saloobin at opinion. Pakiclick na rin ang round icon ng ating channel
like and share at mag-subscribe. Pakihit mo na din ang bell button para sa mga susunod pa nating videos. Ito ang inyong Ayumans TV nagsasabing lahat ng problema ay may kaakibat na solusyon. Kung may dilim, may liwanag. Kung may lungkot, may saya. Habang buhay, may pag-asa. See you next time.